Welcome to my vlog. So, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano tayo magpa-change ng SSS membership type from voluntary member to self-employed. Ayan, so bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Ngayon guys, dito sa my Google search ng cellphone ninyo, open nyo lang yan and then dito sa search, click nyo and then search nyo lang SSS E4 form. Ayan, so lalabas na agad dito. Ayan, so as you can see, naka-PDF yan. Click nyo lang itong form. Ayan, so ito na yung form. Click natin yan and then magda-download yan. Ayan. Ayan. So, ito na yung E4 form or member data change request. Ayan. So, dalawang form yung ipaprint ninyo dito. Ayan. So, tingnan nyo dito yung form. So, ito yung paprint ninyo. Page 1 of 2. And then, dito sa baba, ito yung page 2 of 2. Ayan. So, dalawang form lamang yung ipaprint ninyo. Ngayon, dahil membership type yung i-change natin, so dito sa may A, sa may box, ayan, so check nyo yan, and then click nyo lang itong voluntary. Ayan, so yung may voluntaring box, lagyan nyo ng check, and then ito naman sa 2, ayan, so dito sa self-employed, lagyan nyo din ng check. Ayan, then dito ilagay nyo yung profession or business ninyo. And then year profession or business started. And then kung magkano yung monthly earnings ninyo. Ayan, so bakit nga ba kailangan nyo magpa-change ng membership type kung voluntary member na kayo? Bakit pa kailangan ninyong magpa-self-employed? Ayan, so guys, mas may advantage pag once na ang membership type ninyo is self-employed. Dahil kung kayo ay voluntary member, wala kayong makukuhang benefits galing kay SSS. Pero kung kayo ay self-employed, may protection kayo. Kung halimbawa, madisgrasya kayo sa trabaho ninyo, so may makukuha kayong benefits. So ito yung tinatawag na easy or employees compensation benefits. Ayan, yun yung nakaganda pag once self-employed kayo. So, ibig sabihin, pag voluntary member kayo, wala kayong makukuhang benefits pag na-disgrasya kayo sa work ninyo. Samantala, pag self-employed kayo, halimbawa, naglalako lang kayo sa kalsada, ayan, so mga street vendor, kung halimbawa na disgrasya kayo habang nagtatrabaho kayo, ay pwede kayong makakuha ng employees compensation. So yan yung nakaganda dito kay self-employed. Then ngayon, pagkatapos nyo ito pilapan, pwede na kayo pumunta sa mismong SSS branch kung saan kayo mas malapit. Ayan, then dalhin nyo lang itong form. Then sabihin nyo lang sa guard na mag-update lang kayo ng records ninyo. Ayan, so follow nyo na lang guys yung SSS number coding schedule. Ayan, so kung ano yung ending or last digit ng number ninyo, so yun lang din yung araw na pwede kayong pumunta. So again, walang requirements na hahanapin sa inyo ni SSS. Ang kailangan lang is yung valid ID ninyo. Ayan, so kung kayo magpa-change na, pumunta lang kayo sa SSS branch. Ayan, so after nyo mapilapan ito, punta na kayo sa mismong SSS branch. Hindi nyo na kailangan pang magdala ng proof of your business or monthly earnings. Ayan, so only one valid ID. So ayun lang guys kung paano magpa-change ng membership type from voluntary to self-employed. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching.